have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Meron akong tanong kung ready na kayo. Oh, ready na kayo? Okay, meron akong tanong. Lahat ba ng tao nakakaranas ng problema? Ngayon, kapag ang isang tao ay nakakaranas ng problema, ano ang nagiging result sa kanyang buhay? Ano ang resulta pag ang isang tao nagkakaroon ng problema sa kanyang buhay? Ano ang nakikita natin sa isang tao? Ano ang nagaganap sa isang tao? Yung unang makakasagot ay merong Galaxy S7. Okay. Number one, ano ang nakikita natin sa isang tao kapag isang tao yun may problema? Ano yung nararanasan niya? O kayo mismo, ano yung nararanasan ninyo? So, anong sagot? Pastor Oli. Ha? Mainit ang ulo. Yeah. Nakasimangot. Ano pa? Ano pa, pag may ibang tao may problema? Lungkot. Kain ng kain. Totoo yun. That's true. Dalawa kasi yan eh. It's either kumain ka ng kumain na maging ano ka na, ubis ka na. That's true. No. What else? Ano pa? Hindi makatulog. Ano pa? Hindi makausap. Tulala. Ano pa? Walang kapayapaan, no peace of mind. Ano pa? Ano pa? Natapos na yung nakasimangot. Nababaliw. Agbabagpil. Kaya nila. Maraming sinisisi. Ano pa? Tumatanda ang itsura. Tumatanda ang itsura. Okay, so lahat ng mga sinabi ninyo ay tamang lahat. Okay? Nakuha ninyo? So okay, no? Hiramin ko lang saglit ang inyong tenga. Saglit na saglit lang ito. Maikli lang ito. So puntahan natin sa aklat ng Philippians 4:6-7. Meron kayong Bible? In the book of Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Okay? Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Shall I read? Don't be anxious. No? Ang sabing ganoon, don't be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya, totoo, kapag may problema tayo, lahat ng ating mga sinabing iyan, pati yung mga hindi natin sinabi, no, na nahihiya kasi tayo kaya hindi tayo nagsalita, no, pero lahat ng mga iyon ay totoo, no. Without peace of mind, kain ng kain, hindi makakain, hindi makatulog, o tulog ng tulog, mga ganyan, nawawala sa isip, no, at etcetera, no. At sa mga Kristiyano, sa mga manggagawa ni Kristo, hindi magawa yung kalooban ng Panginoon. Tama? Yung alam nating tama, hindi natin magawa.
No, hindi natin maisakabuhay kung ano yung kalooban ng Lord. Narinig niyo ako diyan? Ragan, narinig niyo ako diyan? Nakikinig kayo diyan? So, sa madaling salita, mga minamahal, no? Kapag dumarating sa atin yung problema, no? Minsan nag-iisip tayo ng mga negative, di ba? Maaring makamag-isip na tayo kung ano-ano na yung mga naisip natin na mga negative things na maaring mangyari. So ang ibig sabihin ng anxious, no? Anxious. Tama ba yung ano ko, pronunciation ko? Kasi Bisaya ako eh. Kaya saan nyo na ha? Para kamag-anak ako, kababayan ko kasi si Manny Pacquiao eh. You know? Ang ibig sabihin noon ay natatakot, no? Natatakot sa maaaring mangyari. Yan. Ibig sabihin ng anxious, no? Natatakot sa maaaring mangyari. Kita pa ba rito? Di ba, pag may problema tayo, natatakot tayo sa maaaring mangyari. Pag may sakit tayo, nako, baka mamatay na ako. Mga ganyan. Pag wala tayong pera, nako, baka magutom. Mga ganyan. O papaano na yung mga bills na babayaran? How can I provide for the needs of my kids, my family? Diba? Ganyan tayo eh. Kapag tayo dumarating sa mga problema, pagsubok, laban ng buhay, nag-iisip tayo at maaaring makapag-isip tayo ng negative, naku, papaano na? Ano na mangyari? Diba? Magkaroon tayo ng tagyawat. Naku, baka cancer na to ah. Baka cancer na to. Diba? Diba? Naisip natin? Naunawaan natin? Bata, matanda, no? Lahat tayo ay pag dumarating ang problema, at makakapag-isip tayo ng anything, no, na maaring yung maisip natin is negative, no, that will cause us to be afraid, no, na matakot tayo, ganoon. Ngayon, merong sagot ang Biblia. Sabi mo sa katabi mo, may sagot ang Biblia. Yan. Yan. Ganun yun. At kung magkaminsan, no, yung iba, ito, totoong-totoo ito. Kapag may dumarating ang problema sa kanilang buhay, nagpapakamatay sila. That's true. Hindi lamang po mga walang pinag-aralang tao ang nagpapakamatay. Medyo matagal na ito, pero isang manager ng bangko nagpakamatay. Hindi ordinaryong tao yun. No? At napakaraming tao nagpapakamatay, lalo na sa Japan. Pag talagang sa tingin nila, ang anumang problema at pagsubok laban ng buhay ay parang no way out, no? Wala nang kaparaanan sa tingin nila na makaalis doon, no? Magpapakamatay sila. Di ba maraming nagpapakamatay? Si Marticello nagpakamatay yun. Hindi lang na-expose ng malalim. Dream, believe, survive. Nakasurvive siya ron. Pero sa konting problema sa pag-ibig, nagpakamatay. Di ba marami nagpapakamatay. Nawaan natin, no? At maging si ano, si General yun, di ba? The former AFP Chief of Staff. Di ba? Nagpakamatay si yung galing ng Ramon Magsaysay. Sino nga yun? Si Reyes. Sa puntod ng kanyang mami, no? Nagbarit siya. Si General yun. Chief of Staff yun. Mapapansin natin, hindi ordinaryong tao yun. Kasi ang tingin niya, yun na lang ang solusyon eh. Yun na lang ang solusyon. Ito na lang ang solusyon. Mag-isip ng negatibo, magpakamatay, no? Wala, nandito na ako eh. Hopeless case na ito. Naipit na ako rito eh. So, kesera sera, whatever will be, okay na. Yung iba naman, matutulog na lang. Yung iba, kain na lang ng kain. Yung iba, hindi nakakain. Yung iba ay, wala, naunawaan natin. Pag may mga problema, di ba, mga students, di ba? Pag may mga problema sa klase, wala na, maaaring masabi natin, ano na, wala na, hindi ba na bumagsak, huwag na bumagsak, hindi bumagsak na. Yan. Di ba, hindi na makagraduate, hindi na makagraduate, mga ganyan. Di ba? O kaya naman, pag nagkaroon ng problema, di ba, na-encounter ng marami yan eh, no? Transfer ako ng ibang school, transfer ako, mga ganyan. Pagdating sa isang school, transfer na naman ibang school. Guess natin. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Naunawaan ba natin yun? Palakpakan ka natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, sa magandang lalaki lang lagi ang tingin.
One time, nagturo ako, no, bukas magtuturo ako through Skype sa mga kapatira natin sa Canada. No? Eh, sabi ko sa kanila, 52 na ako, pero parang 25 lang ako. Sabi nila, Pastor, kasi nagpapakulay ka ng buhok eh, kaya pakang 25 ka lang. Oo nga naman. Pag namumuti na yung buhok, ang dami nakakapasin eh. Magpakulay na po kayo, magpakulay kayo. Ay, pakulay ko kaya puti na, ano? Para direkta na. Doon naman din papunta eh. Kaya lang, hindi ko napipigil ito eh. Nababawasan yung noo ko eh. Oh, I mean, tumataas yung noo ko eh. Yan. So ngayon, merong solusyon ng Biblia. Pakisabi, may solusyon. Yan. Ano ang solusyon ng Biblia? Okay. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, malaki man o maliit, tandaan mo, meron kang Diyos na handang tumulong sa iyo. Oh, yun ang nakakalimutan nating lahat, na merong Diyos. Merong Diyos na pwede mong lapitan. Merong Diyos na pwede mong tagtawagan. Just a prayer away. Nakikinig pa ho ba tayo? No? Bakit mo minamahal ang isang tao? Dahil maganda siya? Dahil may ab siya? Dahil sexy siya? Dahil mayaman siya? Dahil may pinag-aralan siya? Bakit mo minamahal ang isang tao? No? There are so many reasons why we love somebody. No? It's because of his or her. Kung ano mang sa tingin nating asset meron siya, good qualities meron siya. Amen. Tama ba ako? At kung magkaminsan pag nawawala na yung mga yon, may tendency palitan mo na siya. Right? May tendency na mapalitan mo na siya. Wala na, lumalaki na yung tiyan mo eh. Wala na, tumataba ka na eh. Wala na, pumupuli ka na eh. Wala na, tumataas na yung noo mo eh. Wala na, nabubungi na yung mga ipin mo eh. Wala na, nawawalan ka na ng pera eh. Mga ganyan. Nakikinig pa ho ba tayo? No? Pero iba ang Lord. Hindi kung ano ang meron tayo. Minamahal tayo ni Lord kung ano tayo at kung sino tayo. Kaya pagtingin mo sa salamin, ituro mo, mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Sobrang mahal ka ni Lord. Unfathomable love. Indescribable love. Immeasurable love. Isang pag-ibig that cannot be understood, that passes all understanding. You? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. You are very precious in His sight. You are the apple of His eye. Amen? Not the orange, but the apple. Bakit kaya apple, no? So sa matalis salita, mga minamahal, may solusyon. Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, gaano mang kahirap, gaano mang kasakit, gaano man kaimposible, dapat malaman ng buong Pilipinas, the Philippine Islands, and the whole world may know, must know that there is God, that God exists. In the book of Psalm 14 verse 1, it says, yung mga nagsasabing walang Diyos, those, yung mga atheists, they are fools, sabi ng Bible. Mga mangmang sila, mga hangal sila. Hindi nila naunawaan na meron silang konsyensya na nagdidikta sa kanila that convicts them to do good. Yung conscience na iyan according to Romans 2:15, 2:14, and 2:15. Ang sabi ng Biblia, ang conscience na iyan, ang Diyos ang naglagay. Bakit mo iniwasan ng masama? Bakit ka nagtapat? Bakit mo pinagtapat ang katotohanan? Sinong nagsabi sa iyo, wala yung konsensya ko, kinonsensya ako? Diyos yun! Amen! Kaya sabi ng Biblia, ang mga ateista at ang mga nagsasabing walang Diyos ay mga hangal. Kaya dapat nating maintindihan, dapat nating maunawaan, merong Diyos na pwede nating lapitan. What is impossible with men are all possible with God.
Ang sabi nga ni Jeremiah, ang sabi nga ng Lord kay Jeremiah, no? Nothing is too hard for God. Nothing is too difficult for God. Kaya anuman ang problema sa pag-aaral, anuman ang problema sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, sa relationship, anumang uri ng problema yan, no matter how big or small, no? God can solve it. Amen. There's no problem to be that God cannot solve it. There's no mountain too tall that God cannot move it. Kaya dapat i-establish natin sa ating mga puso that there is God na nagmamahal sa atin. Amen? It's not the object of love, but the subject of love. Mukhang guess nyo yun? It's not the object of love, but the subject of love. Amen? Kasi minamahal mo siya dahil meron siyang ganito. No? Minamahal mo siya dahil siya ay siya. Yun. Amen? Kesa ba kayo? Kaya mga kabataan, uy, type ko siya, ang sarap niyang umiti. It's not love, I tell you. Uy, type ko siya, ang buhok niya, nakariban. It's not love, I tell you. Uy, kung lumakad siya, para siyang BB. Uy, it's not love, I tell you. Uy, may abs siya. Uy, ipitakan niya ang kapal. It's not love, I tell you. It's not the object of love, but the subject of love. Kaya mga kabataan, pag naghahanap kayo ng tunay na pag-ibig, kahit na bungi siya, pangit siya, mataba siya, hindi siya mabango kung magkaminsan. Hindi nakapagtawas at mahal mo pa rin siya. Yan na yan! Siya na nga! Amen! It's not the object of love, but the subject of love. Nakikinig pa ho ba tayo? Ganun yun. Kaya ganun ang Diyos. Kaya alam nyo, minsan maraming tao nag-i-struggle. No? Lagi nating tinitingnan kung anong wala tayo. Lagi nating tinitingnan kung anong kulang tayo. We are comparing ourselves to others. At kapag nakita natin wala sila, nai-indispair tayo. Nai-indispair tayo. Naku, bakit yung height niya ganun? Ako, eto lang. Naku, bakit yung kulay niya ganun? Bakit ako ganito lang? Naku, bakit siya? May force. Meron siyang ano? Meron siyang Ferrari. No? Guess natin. Palakpakan natin sa glory si Lord. Yan. Kaya tandaan natin, mga minamahal, no? Kahit sa tingin natin, there's no paraan, no? Para tayo makatakas sa problema. Sa tingin natin, malaki o maliit at hopeless case na, tandaan natin, merong Diyos. Put that in our heart, no? Sa pinakamalalim ng ating puso, siguro ilagay mo sa maggumawa ka ng frame kahit nakamay lang. Sabihin mo, mahal ako ng Diyos, anumang problema ang kinakaharap ko, kayang lutasin ng Diyos. Lagay mo. Walang maaring makatulong sa akin, ni sarili ko, hindi ako matulungan, o sino pa man. May mga taong inaasahan ko na tutulong sa akin, pero hindi nakakatulong, inaway pa ako. Pero ang Diyos, hindi ako iiwanan, patuloy niya akong tutulungan, magpakailanman. Wala hanggat. Kaya merong forever. There is forever. The kingdom of Jesus is forever. Jesus is forever and the love of God is forever. Amen? And Jesus is our best friend forever. Yan. Ito ako. Ah, okay. Dalawa yan eh. Yung mga ano ko. PA ko. Mga makeup artist ko yan. Makeup lang. Tinitao pa ba? Naunawaan ninyo ako? Eh, sumasagot. Yeah, palakpakan natin si Lord. Yeah, tandaan natin yan, mga minamahal. Sa bawat problema, pagsubok, laban ng buhay, anumang sakit, anumang karamdaman, hindi na natin mai-enumerate pa eh, yung dinadaan natin problema o dinadaan ng problema ng kung sino pa man. No? Lagi nating ilagay sa ating puso that there is God. No?
who is willing to help us, no? Mahal niya tayo not because, no, kung anong meron tayo. Minamahal niya tayo dahil tayo ay tayo. Alam mo, nung ako ay, di ba, sinasabi ko sa inyo, I used to work, di ba, in Akay, Philippines. At pagkatapos, napunta ako sa ganito. Tinatanong nga ako ni Sister Angie kagabi, paan po kayo naging pastor? Sabi ko, aksidente lang. Hindi talaga plinano. I have so many dreams, I have so many plans, pero yung maging mangangaral, yung maging pastor, wala sa plano ko yan. Wala sa plano ko ang magbagong buhay, wala sa plano ko ang maligtas. Wala sa plano ko yan. Basta ang alam ko ay yumamang muli. Totoo po yun, sapagkat pinanganak ako na mikaya ang aking parents, but my dad died. Sa kanyang murang edad, bumanggay sa sakyan namin, patay siya. Yung driver na, alam niyo kung bakit namatay siya? Yung driver kasi, busted. Uminom. Yun, eh, hindi siya ang namatay. Yung papa ko ang namatay. Yun ang masaklap. Tapos yung business namin, imbis na maraming tumulong, pinagsamantalahan pa nila. No, ni-rape nila, they abuse, no? Yun na nga, hindi ko, mahirap naman gamitin ko yung right word na nagdakawan nila kami. Mahirap naman yun, ha? Nakuha po ba natin? Kaya, we found ourselves na nasa mga kasama, mga bahala na gang, mga tartaro. Napunta ako sa isang lugar na lahat ng uri na yata ng kasalanan nandun. Addict nandun, rapist nandun, mamamatay tao nandun, mga taong hindi ka aatrasan. Hindi umaatras sa labanan, sumusugod pa. Lugar namin sinusona. At tinatanong ko ang sarili ko, bakit ako nandito? Bakit kami napunta rito? Sabi ko, isang araw, kailangan bumalik uli sa kayamanan. Kailangan makaahon uli sa kahirapan. No? So, ang paraan ko, akala nyo anong paraan ko? Pakunti-kunting pera ko, iniipon ko yan. No? Walang alam ang mga kapatid ko, walang alam ang nanay ko. Ipon ako ng ipon, ng ipon, ng ipon, ng ipon, ng ipon. Isang araw, sabi ko nga, malaki na yan, ibibusiness ko yan. Para bumalik uli sa kayamanan. Guess ninyo? But God has other plan. Better than my plan. The Bible says, your plans, no? God's plan, no? Is higher than our plan. God's plans are higher than our plans. Mas mataas na yung plano ng Diyos. Ang inuna ng Diyos, alam niyo kung ano, yung maligtas ako at makapagbagong buhay. Yun ang inuna ng Diyos. Bago niya inahon kami sa kahirapan, bago niya ako inahon sa kahirapan. Kasi mas maganda muna na maligtas ang ating mga kaluluwa. Mas maganda muna na makaranas tayo ng pagbabagong buhay. Kasabay na yung mga kakarangyaan ng buhay. Kasi wealth and riches are just temporal. But eternal life is forever, everlasting. The word forever, the word everlasting are synonyms. Everlasting, eternal, forever. Yeah. Kaya napakahalaga ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga na tayo'y makapagbagong buhay. Napakahalaga. At yun nga, pagkatapos noon, ay dalawa lang naman yung Mercedes-Benz ko. Matchbox. So sa madaling salita, ang Panginoon nagpo-provide ng patuloy. Gets natin? Naunawaan ba natin yun, mga kapatid? Sige, palakpakan natin sa glit si Lord. Ngayon, nais ng Panginoon na magpatuloy ang ating buhay. A meaningful life, a colorful life, no? Nais ng Panginoon na magawa natin ang kanyang will continually. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng peace of mind despite na maraming problem na dumarating sa ating mga buhay. Number one, write it down, ilagay mo sa puso't isip mo, may Diyos. May Diyos na pwede mong lapitan, may Diyos na pwede mong tawagan. Anytime! No? At ang Diyos na ito, number two, ay makapangyarihan.
Kaya ang buong ngayon, JF, ay nasa supernatural or absolute fasting, nasa natural fasting, nasa partial fasting. Tama? At pinadala sa inyo yung mga items. Tama? Upang sa ganun na ipag-pray natin. At ang sabi ng Biblia kay Daniel, ang ganda ng sinabi ng Lord kay Daniel, Daniel, sa pagyuko pa lang ng iyong ulo, hindi ka ba naghasalita? Hindi ka ba nagpe-pray? Sinagot na kita! Yes! Kapag sincere ang ating prayer at ang prayer natin, alam natin kung paano i-offer sa tunay na Diyos. The Bible says, God is Spirit and those who worship Him must worship Him in Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya tao. Hindi siya kahoy. Hindi siya bato. Hindi siya ginto. Hindi siya ano pa man. God is a spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. At kapag sinamba, pinuri, nanalangin ka sa Diyos na Espiritu, ang Espiritu ito ng Diyos na makapangyarihan, hindi ka pa nakasalita, sasagutin na ng Diyos ang prayer mo. Ang galing. Yan din ang sinasabi ng Isaiah 65:24. Hindi ka pa nakasalita. Hindi ka pa nag-open ang iyong mouth. Wala ka pang sinasabi. Sabagat alam ng Diyos ang laman ng ating puso at isip. Alam din ng Diyos kung ilan ang ating buhok. Kung ilan yung tumutubo at ilan yung nawawala. Alam ng Diyos lahat yan. Kaya sa sandaling yumuko tayo ng ating ulo in prayer. Ang Diyos ay hindi lang nakikinig. Ang Diyos ay sumasagot na sa ating panalangin. Amen? Kaya kung naniniwala kang may Diyos, dapat lagi mo siyang kinakausap. Prayer means talking to God and God talking to you. It is a two-way communication between you and God. Paano ka kinakausap ng Diyos? Through your spirit. Because God is spirit. Tatlo, Trinity ang Diyos eh. Trinity rin tayo eh. Father, Son, and Holy Spirit. Tayo rin ni Trinity. Body, soul, and spirit. At ang Diyos ay nakikipag-communicate sa atin through our spirit. Yan ang ating kaibahan sa halaman. Ang halaman may katawan. Iba nga lang yung ating katawan. Ang hayop, meron ding soulless life, meron ding emotion yan. Pero iba ang tao. Ang tao may espiritu. Gets natin. Para manatili ang ating peace of mind. Para patuloy nating magawa ang kalooban ng Lord. Mabuhay tayong masaya. Mabuhay tayong maligaya. Colorful ang ating buhay. Meaningful. Productive ang ating buhay. Number one, dapat malaman natin may Diyos. At number two, makapangyarihan ng Diyos na ito. At ang Diyos na ito ay sumasagot sa pamamagitan ng ating panalangin. Be a man and woman of prayer. Pray every day, pray always. Nagkatrabaho ka, pray. Nag-aaral ka, pray. Kahit na nasiyar ka, you can pray. Before you sleep, pray. As you wake up in the morning, pray. Amen? Pag-pray tayo palagi for yourself, for your loved ones, no? For the Kingdom of Jesus Fellowship, for the Body of Christ, for the Philippine Islands, and for the nations of the world. Itawa pa ho ba rito? No? Isama natin, no? Na yung mga batas na hindi makakatulong sa Pilipinas, huwag magtuloy. Ang mga corrupt na government officials, amen, ay huwag manatili sa pwesto. False teachings, no? Ang mga kasalanan ay lahat yan ay huwag magpatuloy, no? Yung pangaagaw ng Vietnam, ng Taiwan, particularly China sa ating territory, no? Ay huwag magpatuloy. Apo ba rito? Natutuwa ako na nakikita ko sa balita, okay. Merong mapa tayo, ang Pilipinas. Ang tawag pala sa mga Spratly Island din, Spanakot Island pala ang tawag dyan noon, noong unang panahon. May tao pa ho ba rito? Ano ang dating pangalan ng Pilipinas bago ito naging Pilipinas? Maharlika. Ako, nalaman ko yan, hindi pa sa Pilipinas. Nalaman ko sa taga-ibang bansa pa. Ni-research nila, ang pangalan ng Pilipinas is Maharlika. Saan nagmula ang pangalang Pilipinas or Philippines? Kanino? Ha? Kay King Philip. The first, the second, the third, pangilan si King Philip na iyon. King Philip, ewan ko po. Taga saan si Magellan?
Portugal, not Spain, Portugal. Amen. Pero ang mga Spaniards ang tumulong sa kanya para din sa Pilipinas, para ma-invade ang Pilipinas. Ilang years tayong sinakop ng Spaniards, ng Spanish? Ilang years? 333? Oh, sipin mo yon. Ang tagal, ang haba. 333. Kaya kito may mga pangalan natin na palitan. Ricardo ako. Came from the Spanish word recuerdo. It means pamana. Kaya kakalabit mo sa katabi mo, ang lingkod ng Diyos pamana sa atin. Yung ang apelyido ko, Carillo. Came from the Spanish word na Carillo nga, to cheek. Kaya itong cheek ko, mamula-mula, hindi niya napapansin. Gets natin? Oh. So ngayon, mga minamahal, nasabi rito, don't be anxious about anything. Lahat ng bagay daw, anumang problema ng pagsubok, anumang laban ng buhay, huwag daw nating ipag-alala. Huwag daw tayong matakot. Amen. But in every situation, anumang kalagayan, no? Ang ganda nito, Philippians 4, 6, and 7, anumang kalagayan, by prayer and petition, with thanksgiving, pakisabi, with thanksgiving. Thanksgiving. Present your request to God. Ang pananalangin pala, may pasasalamat na. Pag nananalangin ka, Lord, salamat po, magaling na po ako. Lord, salamat po, may pambayad na po ako. Lord, salamat po, buo na po kami. Lord, salamat po, pasado po ako. Hindi lang pasado, may prophecy ako na ang grace ninyo sa eskwelahan, pataas ng pataas. Amen. Ang ragging ninyo, pataas ng pataas. Ang trophies, ang medals ninyo ay pataas ng pataas. Amen. Amen. Babagsak lamang yan kapag siningitan ng love life. Untimely love life. Diba? Diba, Dan? Yan. Ang peace of mind, hindi mo pwedeng bayaran yan. Pwede kang bumili ng pagkaing masarap, pero yung gana kumain, hindi na bibili yan. Pwede kang bumili ng mamahaling bed, pero yung himbing ng tulog, hindi mo mabibili yan. Alam mo, kagabi natulog ako, hindi na nga ako nag-aircon eh. Parang depende yung content. Hindi na nga ako nag-aircon kagabi. Binuksan ko na lang lahat. Everything bukas. Tapos eh, isipin mo, nagpasukan na silang lahat-lahat, di pa rin ako nagising. Pumasok at lumabas na pala sila roon, di pa rin ako nagising. Ang sarap ng tulog ko kahit na walang aircon. Amen? Praise God. Nakayaan ako walang aircon. Sarap matulog kahit walang aircon. Binuksan ko na lang lahat. No? Tama ba ba rito? Kaya, you can buy an expensive bed, no? Pero yung sarap matulog, yung himbing ng tulog, hindi mo mabibili yan. At hindi mo mabibili ang kapayapaan, ang peace of mind. May tao pa ba rito? Kaya sa oras na ito, kung hindi pa natin ibinibigay si Kristo ang ating buhay, ibigay na natin ngayon bago maging huli ang lahat. Make Jesus, no, the King of our life, Make Jesus the Master of our lives. No, siya ang maging sentro ng ating buhay. Lahat ng ating gagawin, isipin natin, no, na ito'y para sa Kanya. Lahat ng ating gagawin, titingnan natin kung makakaglorify ito sa Kanya. No? Titingnan natin lahat ng ating mga gagawin, kung makakatulong ba ito para tayo pumunta ng impyerno o hindi. No? Kailangan pumunta tayo ng langit. Yung ating bang mga gagawin, ito ba ay makabubuti ba para sa nakararami? No? Ganoon. Ibig sabihin, yung bang ating mga gagawin ba sa araw-araw ng buhay, ito ba'y makakatulong sa atin? Mas especially para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at makaranas ng magandang buhay sa mundong ibabaw na ito. Kaya maging sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa amagitan ng ating programa sa radyo, sa amagitan ng programa natin sa television, maging sa mga sa amagitan ng DVD, ng YouTube, ng internet o ng social media, sino ka man, saan man kayo naroon ngayon, kung hindi pa si Christ, ang Lord God Savior ng buhay mo, gawin mo na ngayon. Bago maging huli ang lahat, sapagkat hindi lang siya nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Nag-aalok siya ng buhay sa mundong ibabaw na ito ng masaya, maligaya, kapaki-pakinabang, makulay,
no? Isang buhay na mayroong peace of mind, isang buhay na masaya, no? Sabi ng Biblia, no? Ang sabi ng Biblia, ang sasabing ganun dito, and the peace of God and the peace of God which transcends all understanding. Transcends all understanding needs. Ano eh? Iba ito eh. Yung bang lalampasan ng Diyos. No? Yung mga natural na kalagayan, lalampasan ng Diyos yan. Ganun kasi napakapangyarihan ng Panginoon. Kaya tanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior ng ating mga buhay. At kung tayo naman ay Kristiyano, kung tayo naman ay mga manggagawa ni Kristo, na nakakaranas tayo ng problema, pagsubok, laban ng buhay, tatandaan natin palagi, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Nariyan lang siya palagi, tawagan lang natin siya, sasagot palagi ang ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay tumayo saglit, sa ating pagtayo saglit, no? Ay, huwag mo munang kausapin, kaliwat kanan, likod at harapan. Huwag niyo munang kausapin, saglit lamang po. Huwag niyo munang kalabitin, please. Saglit lamang po. Shall we bow down our heads and close our eyes? Come on. Shall we bow down our heads and close our eyes? Tayong lahat ay umukha at tumikit. Huwag niyo munang kausapin, kaliwat kanan, likod at harapan. Yan. Kaya sa oras na ito, no, tatanggapin natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Ipagkakatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Ang ating kaluluwa, ipagkakatiwala natin sa Kanya. Ang ating future, ipagkakatiwala natin sa Kanya. Ano man ang problema at pagsubok laban ng buhay na ating kinakaharap, ibibigay natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya. Hallelujah! Yes, Lord! Tagapaglingkas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lamang. Siya lamang. Si Kristo lamang. Si Kristo lamang ang katugunan, ang katugunan. Si Kristo lamang ang kailangan, si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas ang manggagamot, pagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Siya lamang. Manatili po tayong nakayong magtakapikit. Huwag niyo munang kausapin, kaliwat kanan, likod at harapan. Sa oras na ito, anumang problema, pagsubok, laban ng buhay na iyong kinakaharap, ipagkatiwala mong lahat sa Panginoon. Anuman ang mga magagandang mong pangarap, ipagkatiwala mo ngayon sa Panginoon. Let us surrender our lives to Jesus. Let us surrender our problems to Jesus. Even our future, no? He holds our future. He knows what is best for us. Ibibigay natin ang ating buhay ngayon sa Panginoon. At alam mo, kapag nasa kamay na ni Lord ang buhay mo, alam mo, siya na ang bahala riyan. He can fix it. He can solve every problem. Aayusin niyang lahat yan. What is impossible with men are all possible with God. Every good dreams will be fulfilled. Every long standing desire will be answered, will be granted. Kaya sa araw at oras na ito, tayong lahat na narito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung nais mo nang ipagkatiwala ang buhay mo kay Kristo, kung nais mo nang isurrender ang buhay mo kay Kristo, ang mga problema at pagsubok laban ng buhay mo kay Kristo, kung nais mo nang isurrender pati ang future mo kay Kristo, ipagkakatiwala mo na sa Kanya ang lahat.
Bow down our heads and close our eyes. Huwag niyong kausapin. Kaliwat kanan, likod at harapan. Nobody moving around, please. Taas mo ang iyong kanang kamay patungo ng langit. Sige po, taas po natin lahat. Gawin po natin ito. Sige po, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Kung sa panatang makabayan, dinataas natin ang ating kamay, alang-alang sa bansa, alang-alang sa watawat, how much more sa Lord? Tinataas natin ang ating mga kamay, nakaturo ng langit, ang tahanan, ang tirahan, ang luklukan, the big throne of God. Yes, Ramashanda Labayarabihan din. Tagapagligtas at manggagamot. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya lamang. Habang tayong lahat ay nakayokot, nakapikit, nakataas ang ating mga kamay patungo ng langit, isusurrender natin ang ating kaluluwa sa Kanya sa araw at oras ng ating kamatayan. Papasok tayo ng langit sa ating pagsurrender ngayon ng ating buhay sa Kanya. Ang ating pangalan will be written in the book of life, will be recorded in the book of life. At anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, we will give it to God. Ahayaan natin ng Diyos ang mag-solve ng lahat ng ito. Pati ang ating kinabukasan and the future of our kids, of our loved ones. Ang lahat ng ito ay i-entrust natin kay Lord. We will entrust our future and the future of our kids, of our loved ones to the Almighty God. At sa oras na ito, habang tayong lahat ay nakayokot, nakapikit, nakataas ang kanang kamay patungo ng langit, sabihin mo ito ng malakas mula sa iyong puso, Panginoong Hesukristo, mula sa oras na ito, iyon na po ang buhay ko. Iyon na po ang puso ko. Iyon na po ang kaluluwa ko. Iyon na po ang katawan ko. Iyon na po ang espiritu ko. Iyon na po ako. Ako ngayon ay iyong anak na. Ikaw ay aking Diyos. Ikaw ay aking Panginoon. Ikaw ay aking tagapagligtas. Ikaw ay aking Ama. At sa oras na ito, ay pinagkakatiwala ko na ang buhay ko sa iyo, ang kinabukasan ko sa iyo. E pinagkakatiwala ko na ang mga mahal ko sa buhay sa iyo, ang kanilang kinabukasan, ang kanilang magandang patutunguhan, pati ang aking mga sakit, mga karamdaman, anumang problema, ang lahat ng ito ipinibigay ko sa iyo. Patawarin mo po ako, baguhin mo po ako, linisin mo ako, banalin mo ako, turuan mo akong mabuhay ng malinis, matuwid, banal sa iyong harapan. Tulungan mo po ako na lumakad, mabuhay sa daan ng katuwiran. Patawarin mo po ako sa oras na ito'y nagsisisi na ako, nagbabagong buhay na. Bukas ngayon ang aking puso, pumasok ka Jesus sa magitan ng iyong espiritu at simula sa oras na ito, ikaw na po ang magpapatakbo ng buhay ko. Pakibaba mo na ang iyong kamay, manatiling nakayokot, nakapikit. Kung ginawa mo yan ang galing sa iyong puso, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ang iyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay tuon sa kalangitan. Kalimutan mo na ang nakaraan, nakalipas sa iyong buhay. You are now a brand new person in Christ. The Bible says, what is impossible with men are all possible with God. Ang lahat ng mga problema mo ngayon inalis ng Diyos, ang masamang pagkatao mo ngayon inalis ng Lord. The Bible says, 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is now a new creation. All things are passed away and behold, things are becoming new. Kaya sa oras na ito, kalimutan mo na ang ano pa mang hindi tama sa iyong buhay, pangit na buhay, maruming buhay, limutin mo na yan. Ikaw ngayon ay lalakad na sa matuwid na landas ng buhay. Magpapatuloy tayong dadalo sa ating gawain sa Kingdom of Jesus Fellowship. Makikinig ng ating programa, makikinig ng ating programa sa radio, television, at ipamamalitan na natin ito, ipag-iimbitan natin ito, manunood sa ating mga DVD, sa ating mga Facebook, sa ating YouTube, at patuloy tayong dadalo, mag-iimbita pa tayo.
ikakalat natin ang salita ng Diyos sa ating eskwelahan, sa ating mga kamag-anakan, sa mga probinsya, sa mga bansa na ating kinalalagyan ngayon at mga pupuntahan pa natin. At sa oras na ito, manalangin ho tayo, ipatong niyo po ang inyong kamay sa inyong mga puso. Sige po. Ipatong niyo po ang inyong kamay sa inyong mga puso. Just a point of contact. And Father God, sila pong narito, sila pong nakikinig, sila pong nanonood. Nakapatong po ang kamay sa puso. Nang ibig sabihin, buong puso na lumalapit sa iyo. Ano mang sakit, tanggalin mo po sa oras na ito. Ano mang karamdaman, tanggalin mo po sa oras na ito. Ano mang yoke, ano mang stronghold ng kaaway, tanggalin niyo po sa oras na ito. Ang mga wasak na tahanan, hindi buong tahanan, hindi buong pamilya, buhayin niyo ngayon, dakilang Diyos. And Father God, ano man ang problema sa trabaho, sa pag-aaral, sa negosyo, tanggalin niyo po, Panginoon. Mag-excel siya sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang business, Panginoon, ay mag-prosper. Lord, make a divine way. Bigyan niyo ng bagong business na magpa-prosper ang in Jesus' name, the Son of the Living God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Urakyanda na masyanda. Sige po, pwede nyo sambitin ngayon ang hindi ko kayang sambitin. Banggitin nyo ngayon ang hindi ko kayang banggitin. Sabihin mo sa lahat sa Panginoon. Ano yung prayer request mo? Yes, yeah, sabihin mo sa Panginoon. Yes, Lord. Ginagawa ang Diyos. Yes, Lord. Alam kong may ginagawa ang Diyos. Ang Diyos. Pagkat ako ay nagtapat sa Kanya ay sumunod. Oh, what is impossible with men are all possible with God. Nothing is difficult for God. Lahat ng narito, ano man ang bukol, itulak ang bukol, wala na ang bukol. Ano man ang pain, wala na ang mga pain na yan. Ano man karamdaman, wala ulang ng talampakan mula balat ang kaloob-looban. All the sicknesses and diseases are gone in Jesus' name. Ano man ang problema sa pag-aaral, trabaho, negosyo, ang lahat ng anay pinawi na ng Lord. Sa oras sa ito, may magandang ginawa ang Lord. Tinataas ka sa iyong pag-aaral, tinataas ka sa iyong hanap buhay, at sa iyong negosyo, God is making a divine way, prospering you. Kurakyanda labasro, murakyanda rabasante. Begin now to thank the Lord. Ang sabi ng Biblia, no? With thanksgiving, present your request to God with thanksgiving. Urakyanda rabasyanda. Alam niyo po, damandam akong malakas sa kapangyarihan ng Diyos ngayon sa oras na ito. Damandam ako rito, maging sa mga nakikinig at nanonood saan man kayo naroon ngayon. O damandaman natin ng malakas sa kapangyarihan ng Panginoon. Yes, begin now to thank the Lord. Yung mga bulag ay makakita. The deaf will hear, the blind will see, the lame will walk, the mute will speak. Those who are being possessed by the devil are now being delivered by the power of God. Come on, receive your healing now. Receive your miracle now. The Lord is granting the good request of your heart. You are precious in God's sight. More than enough, more than sufficient. He's a God who is more than enough, more than sufficient, the Almighty God. Tandaan mo ito. Sinagot ng Diyos ang prayer mo. Higit pa sa iyong inaasahan. Believe me. Believe me. Magpatuloy ka sa pagdalo. Magpatuloy ka sa pag-iimbita. Imbitahan mo ang classmate mo, ang teacher mo, ang prof mo, the faculty members of your school, those who are under you and over you, saan ka mamakating, saan ka mapupunta, preach God's word. Invite them. Establish, put up, pioneer the King of Jesus Fellowship in your school, in your university, in the place where you are in right now.
Kaya mo yan. God is with you and He will always be with you. Amen! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon sa buhay. Malakas ang palakpak para sa Panginoon sa buhay.